Papalop lang ho tayo kay Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela by Zoom. Mayor, maraming salamat po. Good morning. Magandang umaga, kabayan. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat for having me again. Ano na po ang latest doon sa negosyanteng nagsweldo ng puro barya? Sarado pa rin yung kanilang kumpanya kasi hindi pa sila nakaka-fully comply. Okay. Matatandaan natin, kabayan, binigyan natin sila ng 14 days. So wala pa naman tayo doon, pero hindi pa rin sila nakakapag-comply rin naman. Pero may mga highlight lang. Mula nang huli tayo nag-usap, may 20 na empleyado. Wow. Na halos pare-parehas yung circumstances kay Russell. Hindi man sila binayara ng barya, pero yung illegal dismissal, kulang yung pasahod, may atraso sa pang-sweldo nila, back pay. Sa 20 na yon, 5 na yung na-settle nila. Ibig sabihin na bayaran na maayos, pati back wages, na naaayon sa computation na hinain namin galing sa mga manggagawa. Doon sa 5 na yon, kasama na si Russell doon. So nabayaran na siya, fully paid na siya. Okay. Yung 15 na sa kanila na yung computation, inaantay namin na bayaran nila yon, bagi yun ang compliance nila. Pangalawa, doon sa 20 na yon, 16 yung na-job place na natin. Ibig sabihin na ihanapan natin ang mga bagong paglalagyan kasama ni Russell doon. Sa katunayan, as we speak, nagko-comply na sila ng requirements. Medyo nahihirapan lang sila kasi, di ba, walang birth certificate. Pero tinutulungan natin sila doon. They're in the process of complying na. Yung 4, kaya hindi namin na malocate, ma-place, yung hindi sila sigurado kung gusto muna nila magtrabaho. So, kumbaga, humingi sila ng panahon para makapag-isip-isip. Yung cashier ho, na humarap na ba yung cashier? Actually, kabayan, doon nga kami, araw-araw ko na fina-follow up. No? Ito yung mga bago pang development. Na COVID itong si Jasper, so. Oh. Pinadala ng abogado nila sa akin yung resulta ng COVID kahapon. Pati yung MJ, yung parang admin head na kasakasama niya. Na COVID silang dalawa. So, ang nakikiusap for more time, kasi ang iningi ko nga, yung roster ng kanilang mga empleyado para makita ko kung nasaan doon yung cashier. Kasi verbally, pag tinatanong ko, ang sagot lagi sa amin, hindi raw nila alam yung apelido, which I find impossible, dahil ilang araw lang daw grabe sa kanila yon, which I find impossible. Bakit mo gagawing kahero yung bagong empleyado hindi na hindi mo kilala? Oo. So, they asked it in writing, so sumulat ako as early as last Friday asking for the complete roster. Ang sagot pabalik sa akin, hindi nila ma-provide sa ngayon dahil wala na COVID daw yung kanilang mga principals. Ganun ba? Parang nanloloko lang ito si ganoon Jasper. So, actually, para sabihin kabayan, hindi mo kilala ang kaso. Ganun yung pakiramdam ko eh. Kasi may isa pa akong hiningi. Kasi ewan ko kung natatandaan nyo, sa mga initial na interview, maraming mga reporter yung nagtanong kung talagang Filipino citizen ba tong Jasper. Kasi sinabi nila, Mayor, sinabi nga sa'yo, pero wala tayong ebidensya. Correct. Ganun din, last Friday, sumulat ako asking for a photocopy ng kanilang cover ng passport. Okay. Ang sagot ng abogado sa akin, kahapon ng hapon ko natanggap, may data privacy law daw at hindi nila ibibigay sa akin. Which I find odd. Sabi ko, wala namang laman doon sa passport na hindi ko pa alam right now. Alam ko na pangalan niya, Jasper So. Alam ko anong itsura niya. Alam ko taga Metro Manila siya. So ano yung data privacy? I have this feeling meron tayong potential. Ayoko naman maging sure, ha, kabayan. Pero potential na problema ata yan sa papeles niya. Aba, Mayor, kung talagang yan ay Filipino citizen, walang problema sa kanyang pasaporte, mga privacy na yan? Ipakita mo. Kabayan, napakadali i-photocopy yung cover page ng passport mo. Wala pang isang segundo yon. I-picturean mo, i-viber mo sa amin. Tapos na yon. Kaya nga, ang sinasabi ng abogado, ngayon may abogado na kasi kabayan na sumasagot eh. Hindi na sila diretso. Which is the right naman. Ang sinasabi hindi daw nila maintindihan ba't hinihingi ko yung passport. Eh, ang sagot nga namin, which dinispatch ko rin kahapon, part yun ng due diligence. Kasi may nilabag na batas yung kanyang amo, kailangan namin malaman kung sino ba talaga siya. Kasi potentially, pwede namin yan ireklamo sa Bureau of Immigration. Yes. At pag napatunayan natin hindi siya Pilipino, pwede siyang ipatapon at ibalik sa China. Exactly, kabayan. Yung ginawa niya warrants that already eh. Pero sumulat kami, kabayan, inaantay namin yung sagot. Today nga ulit, nagpa-follow up kami. Doon sa sagot kasi, kaagad, pagsabi na data privacy, sabay attach ng positive na test result,
which kinumpirma naman namin doon sa laboratory gamit ng aming SESU, eh talaga daw nag-positive yung dalawang individual na kausap namin. Eh nasa na ho yung dalawa na yun? Na-hospital ba si Jasper So? Kasi doon sa address nila, hindi pala siya taga rito, eh taga Maynila siya. At yung isang babae, eh taga Malabon. Oh. So wala kaming idea kung saan sila dinala, kung nasa hospital or nasa isolation unit. Basta we have their two positive test results na binerify rin namin sa laboratorio. At confirmed? Confirmed, kabayan. Parehas tayo ng ina. Gusto ko nga i-double check kasi medyo malabo na to kausap. Eh, confirmed na. Tumawag kami sa laboratorio mismo. Binigay namin yung names. Binigay sa amin yung confirmation. Ah, okay. Okay naman yung laboratorio na yun. Kabayan, accredited sila ng DOH. Ah, okay. That's one thing, no? So, okay. Tumigil na ako doon. Parehas rin tayo ng inisip, no? Baka naman madali kumuha ng, yes, ng mga ganyang papel. Pero, huwag kayo mag-alala, kabayan. This morning, may meeting ako sa mga abogado ng City Hall. Kasi i-insist ko yung passport na yan. Dahil naniniwala ko, tama ka nga, pwede ireklamo sa BID at ipatapon. Kasi napakadali dapat magbigay ng copy ng passport. Okay. Wala na yung issue ng data privacy. Dahil wala alam ko naman lahat ng data doon. Wala ng privacy. Ang alam mo ba, Mayor, kung ang Department of Labor and Employment ay nagsagawa na rin dyan ng inspeksyon? Nagsagawa sila pero hindi sila nakapasok kasi by the time na dumating sila, sarado na. Na-serve na natin yung closure. So ang ginagawa ng Dolly ngayon, minomonitor nila tong settlement meeting sa amin, yung 20 na empleyado at kung dadagdag pa sa mga darating na araw. At hinihingi nila yung correspondence, meaning every day we, or every time may meeting kami, ina-update namin sila. Kasi bahagi yon ng kanilang monitoring. Opo. Mga ilan lahat itong kanilang empleyado daw manggagawa dyan sa pabrika? Actually, kabayan, ito nga yung nakakatawa. 15 yun. Oh. Sabi ng mga manggagawa nung kinausap ko sila. Pero itong 20 na hawak ko, hindi kasama sa 15 yun. Oh. Itong 20 na to, ito yung mga nung unang panahon pa, last month, 2 months ago, last week, ito yung mga sinisante lang ng bigla-bigla. Huh? Ang sabi nga ng sa manggagawa sa Mayor, kasi yung boss na yan, minsan magigising lang yan. Pag ayaw na sa mukha mo, biglang sasabihin sa'yo, tapos ka na. Huh? Tapos, aabutan ka ng bayad na kahit buksan mo, bulat-latin mo, i-complain mo, hindi ka papansinin. So nakaipon kami ng 20 na gano'n, yung illegal dismissal na may mga kulang sa mga back pay, overnight different, night differential, no weekend pay. Yung mga yan, inaantay namin yung bayaran niya. At isa pa kabayan, yung sulat namin about proof doon sa mga statutory benefits sa SSS Pag-ibig at PhilHealth. Oh, yun. Hindi pa rin sila nakakapagbigay ng proof up to now. So talagang alam natin na hindi sila nagre-remit. So malaki yung problema nila doon. Oo. So Mayor, nasa inyong mga kamay na yan. Pwede hong tuluyan ng ipasara yan, pero dapat habulin pa rin kung hindi man kayo ay ng Bureau of Immigration at ng Department of Labor itong si Jasper So. Yung abuga. Tama, kabayan. Actually, yun nga yung agenda ko this morning, my first meeting sa City Hall with the lawyers and City Hall is, hahabulin talaga namin kasi he's not cooperating eh. Parang, oo, may rason ka na nagka-COVID ka, pero gaano ba kahirap yung roster ibigay kung 15 empleyado lang yan? Opo. Kasi hinahanap namin yung 15 eh, na currently employed, na naapektuhan itong suspension para matulungan, pero ayaw naman nila ibigay listahan sa amin, napakatagal na. Oo. Sorry ha, pero pag napatunayan natin na kasinungalingan lahat yung sinasabi ng abogado, pwede rin nating habulin yung abogado ng pagsisinungaling. Actually, kabayan, yes. Kasi they, akala ko nga, ang knee-jerk ko is kung nasa balik, kung taga rito yan, eh no home quarantine kami, papadadampot ko na sa epidemiology unit, papalipat ko sa isolation unit. Okay. Pero hindi lumalabas, hindi sila taga rito. Isang taga Maynila, isang taga Malabon, so beyond our territorial jurisdiction. Pero ang ginawa nga namin, tumawag doon sa laboratorio to verify. Pero I'm getting this feeling kasi kabayan na parang nagdi-dilly-dally sila. Yes, from yes, the passport, yes, to the roster, to the to these documents na hiningi ko, napakadali lang dapat ibigay nito mga to eh. Pero Mayor, sorry ha. Ako'y duda doon sa siya ay nag-positive sa COVID-19 eh. Sorry, pero kahit pa accredited ng DOH yung naturang clinic na yon, duda ako. I'm sorry. Naiintindihan kita kabayan. Ganun din kasi yung knee-jerk ko eh. Ganun din yun sa puso ko kasi parang ang coincidental naman. habang nagpainit ng painit, sumusulat kami sa iyo, biglang nagka-COVID sa eksena, biglang nagka-COVID ka bigla-bigla. Diba? May araw ko, I agree kabayan. Parehas tayo ng sentimento.
Okay. Mayor, bahala ka na. Ipapalo pa rin ho natin yan. Itong pagkatao pati ni... Pero di ba nung humingi ng mayor's permit, wala ho ba siyang iniwang address sa inyo? Kabayan, ang address na iniwan niya, yun rin yung nakita namin na Manila address niya. Oh, so may address na sa Manila? Meron siyang address sa Manila na hawak namin. Nandun rin yun sa test result, kaya medyo na-confirm namin na parehas yung address. Manila City, yung kanyang address. Sa Tondo, kung di ako nagkakamali. Tondo? Ah, okay. Kasi kung talagang hahabulin, pwede natin hilingin kay Mayor Isko Moreno naman. Darating rin tayo siguro doon, kabayan. Ang importante lang sa akin ngayon right now is siguro makuha ko yung... Ang kinakatiyaw, kabayan, kailangan ko kasi listahan ng empleyado. Yun. Dahil yun na apektuhan yun at gusto naming tulungan. Ang natulungan namin, yung mga tinanggal niya. Pero okay, yung mga existing doon, curious ako kung ba't ayaw nila ibigay sa amin. Kasi ako nangangamba ko na may mga iba pang mahahanap doon sa 15 na naapektuhan. Mayor, maiba ako. Kamusta na ang bakuna dyan sa inyo? Kabayan, last week, di ba, nakakwento ko sa inyo, isa kami sa, actually number one kami sa may pinakamabilis na utilization rate, sabi ng DOH, no, at 92%. Kaya lang, kabayan, tumigil kami ng bakuna ng first dose this Monday kasi hindi nakarating yung mga shipment ata, yun ang pagkakaunawa ko. So medyo tigil muna tayo sa kasamaang palad, puro second dose yung ginagawa natin ngayon. Pero I was assured na parating na rin yung mga first dose at pag dumating yun, bibilis at bibilis na naman tayo ulit. Yeah, okay, Mayor. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat, kabayan. Magandang umaga sa inyo. Si Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela.